Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Jun at ng pamilya niya. Taong 2010, Lancaster Village, Cavite. Itong mga panahong ito, merong sinalong bahay sila Kuya Jun sa Lancaster. Ibig sabihin lang, hindi na kaya magbayad nung dating may-ari nun. Kaya sila ang nagpatuloy sa babayaran ng bahay. Murang-mura kasi ang alok nun sa kanila, kaya hindi sila nakatanggi. Dati kasi, nakikitira lang sila sa bahay ng mga magulang nila. Nahihiya na rin sila. Pero, taga Cavite lang din naman yung mga magulang niya. Kaya anytime na gusto nilang bumalik, welcome naman sila. Sa pamilya nito ni Kuya Jun, meron siyang tatlong anak. Dalawang lalaki at isang babae. Sina Buds, Lemar at Judith. Ang pinakamakulit dyan at pasaway, yung gitna, si Lemar. Hiwalay sa asawa itong si Kuya Jun, kaya mag-isa niyang tinataguyod ang kanyang pamilya. Ang trabaho niya nun, ahente ng mga kondo. Kaya kayang-kaya naman niya ang lahat ng responsibilidad. Yung bahay na nilipatan nila dito sa Lancaster, merong dalawang kwarto. Kasama niya sa kwarto si Judith. At doon sa kabila, si Buds at Lemar. Nung mga naunang buwan nila, maayos naman silang namumuhay. Yun nga lang, dahil busy sa trabaho, walang tumitingin sa mga anak ni Kuya Jun. Hindi niya alam ang ginagawa ng mga ito kapag wala siya. Isang hapon, paalis siya noon papunta sa MOA. May kikitain siyang kliyente. Bago siya umalis, ang sabi ni Judith sa kanya, silipin yung kwarto ng mga anak niyang lalaki. Pagtingin niya doon, sobrang dumi. Nagkalat yung mga balat ng chichirya, natapong alak, basta sobrang burara nila sa kwarto. Tapos ang ingay. Sa galit ni Kuya Jun, sinigawan niya yung mga anak niya. Pinaglinis niya ng kwarto. Sa inis niya, pinaglinis na niya ng buong bahay yung dalawa. Hinintay niya munang sumunod yung mga yun sa kanya bago siya umalis. Pag-uwi ng bahay ni Kuya Jun, maayos naman ang lahat ng gamit nila. Natuwa siya syempre. Pero ang hindi niya alam, lahat pala ng basura na niligpit nung dalawa, inipit lang nila doon sa mga paso na nasa labas ng bahay. Yun pala yung paraan ni Lemar para gantihan yung tatay niya. Lumipas pa ang ilang mga araw, napapansin ni Kuya Jun na kamot ng kamot si Judith sa katawan niya. Tinanong niya kung bakit siya kamot ng kamot. Pag-angat nito ng damit niya, bumungad kay Kuya Jun ang napakaraming butlig na maliliit na nagtutubig. Tapos may mga parte pa sa katawan ni Judith na sugat-sugat. Sa takot ni Kuya Jun, isinugod niya sa ospital si Judith para patingnan. Ang naging resulta, allergy lang. Kaya may mga niresetang gamot para kay Judith. Pero sa nagdaang mga araw, palala ito ng palala. Hanggang sa umabot na sa leeg ni Judith,
lahat ng katikati niya sa katawan. Naalarma na si Kuya Jun, kaya pinakonfine niya na ito sa ospital. Kasi si Judith, nagdidelirio na eh. Gawa ng sobrang katina. Kakakamot niya. Nagsusugat na yung ilang parte ng katawan niya. Makalipas ang 2 araw, hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon ni Judith. Humupa lang ng konti yung katikati niya. Ang sabi ng doktor, pwede na siyang iuwi. Sundin lang lahat ng resetang gamot. Kinagabihan nun, habang mahimbing silang natutulog, bigla na lang nagsisisigaw si Judith dahil sa sobrang kati. Nataranta si Kuya Jun. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Tinanong niya yung anak niya kung anong gusto. Nang magsalita ito ng, "Papa, kukunin nila ako. Papa, kukunin nila ako." Ito namang si Kuya Jun, walang alam sa sinasabi ng anak niya. Nang meron itong itinuro sa bintana nila. Pagtingin doon ni Kuya Jun, may nakadungaw na maliliit na ulo na may mga suot na mahahabang sombrero. Naririnig niya na naghahagik-gikan ng mga yon habang nakatitig sa kanilang 2 ng anak niya. Pagkurap niya, bigla na lang yun nawala at kumalma na si Judith. Sa isip-isip ni Kuya Jun, hindi na normal itong nangyayari sa anak niya. Yun ding gabing yun, umuwi si Kuya Jun sa tatay at nanay niya. Kinuwento niya yung nangyayari sa anak niya. Ang sabi ng tatay niya, pinaglalaruan yon ng duwende. Bukas na bukas, pupuntahan nila yung kilala niyang manghihilot. Baka sakaling marunong yon magtawas. Kinaumagahan, kahit pa may trabaho si Kuya Jun, mas inuna niya yung anak niya. Pumunta sila doon sa sinasabing manghihilot ng tatay niya. Mabuti na lang at marunong yun magtawas. Nung tinawas si Judith, ang lumabas na resulta, tumpok na maliliit na ulo na nasa iisang katawan. Ang sabi nung manghihilot, may nabulabog na tirahan ng duwende o may nasaktang duwende na nakatira sa bahay nila. Ang dapat na solusyon doon, kausapin yung nagbibigay parusa sa anak niya. Hindi naman yun kaya nung manghihilot, kaya lumapit sila sa isang sikat na manggagamot sa Cavite. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, pero malamang kilala niyo siya. Pag-upo pa lang ni Judith, isang salita pa lang ang ginamit nito at bigla na siyang hinimatay. Agad-agad pumasok yung tinawag niyang nagbibigay sakit kay Judith. Ang gamit nung manggagamot, bala ng baril. Inipit niya yon sa paa ni Judith. At bigla itong nagsisisigaw na parabang nagmamakaawa sa buhay niya. Tanong nung manggagamot, "Anong uri ka? Bakit mo sinasaktan ng batang to?" Sagot nun, "Duwende ako! Hindi dapat siya isasaktan namin! Pero siya yung pinakamahina sa bahay! Kaya siya yung pinili!" Napakatining at napakasakit sa tenga ng boses nun. Utos agad nung manggagamot, alisin yung sakit na binigay nila. Walang sabi-sabi, inalis yon nung duwende.
Habang umiiyak at nagtatanggal ng sakit yung duwende, nagsasalita ito at nakikiusap. Ang sabi niya sa manggagamot, "Kung maaari sana, sabihan ng padre de pamilya yung mga anak niya na kumilos ng tama at yung mga basurang inilagay ng isang lalaki sa bahay namin, alisin niya yun. Araw-araw kaming nahihirapang lumabas. Kung hindi magkakasugat, sumasabit yung damit namin." Tanong nung manggagamot, "Saan ba yung bahay ninyo?" Sinabi ng duwende na nasa labas yun ng bahay at nasa mga paso. Matapos yan, humiling pa yung duwende sa manggagamot na kung pwede sana bigyan nila ng sakit yung isang lalaki doon para magtanda. Siyempre, hindi papayag yung manggagamot at sinabi nitong oras na magkasakit yung lalaki na yon at nagkaharap ulit sila, papatayin na siya. Sa takot nung duwende, nangako itong wala ng kahit sinong magkakasakit sa pamilyang nakatira doon. Ang huling hiling na lang niya, pakikisama. Sumang-ayo na yung manggagamot sa hiling nito at siya na din ang bahalang kumausap sa may-ari ng bahay. Matapos ang kasunduan, pinakawala na siya nung manggagamot. Ang bili ng manggagamot kay Kuya Jun, irespeto nila yung mga nilalang na hindi nila nakikita, lalo pa ang mga duwende. Dahil bukod sa nakakatulong ito sa bahay, maaari din itong maging kaibigan kung pakikisamahan nila. Alam nung manggagamot na hindi siya naniniwala sa mga ganun. Pero mainam na din na sumunod na lang siya sa mga pinapayo niya. Una niyang gawin, isang altar na merong nakasinding kandila kapag alas 6 ng hapon. Tapos maglagay siya doon ng mga barya at kahit mga candy lang. Pagsabihan niya din yung mga anak niya na huwag barumbado sa sarili nilang bahay. Dapat igalang nila yon at alagaan dahil doon sila nakatira. At yung sinabi ng duwende na bahay nila sa paso, linisin, maglagay ng candy, at kung pwedeng pagandahin, pagandahin pa nila. Huwag rin nilang kalimutang magtabi-tabi po kapag gagawin nila yon. Matapos ang mga payo ng manggagamot, nagbayad sila ng 5,000. Ayos lang naman yon, kasi marami itong naitulong sa kanila. Pag-uwi nilang magtatay, pinuntahan kaagad ni Kuya Jun yung sinasabing mga paso. Nakita niyang tambak pala doon ang mga basura, tapos may mga basag-basag na bote pa. Hinila niya yung 2 anak niyang lalaki doon para ipakita yung ginawa nila. Tinuro ni Bad Selemar dahil siya pala ang inutusan itong magtapo ng basura. Ayun, bugbog sarado si Lemar kay Kuya Jun. Ginawa niya yon para madisiplina yung anak niya. Sinunod nilang mag-anak ang lahat ng payo nung manggagamot sa kanila. At ang naging resulta? Sunod-sunod na swerte sa buhay nila. Ilang taon ang lumipas, yung hinuhulugan nilang bahay, nabayaran ni Kuya Jun ng cash. Ang malupit pa, yung katabing bahay nila na walang umuupa, binili na din niya para doon natitira yung nanay at tatay niya. Alam niyo ba ang isang naging susi sa lahat ng swerte na to? Bukod sa sipag ni Kuya Jun? Yun eh,
yung ginawa nila sa mga nilalang na hindi natin nakikita, na simpleng pakikisama. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang galing, di ba? Simpleng pakikisama lang sa mga hindi natin nakikita. Katakot-takot na swerte ang hinatid sa kanilang pamilya. Alam nyo, sobrang legit ng kwento na to. Kasi kami mismo sa pamilya namin, may mga kaibigan kaming ganyan. Hindi nila kami pinapabayaan sa oras ng pangangailangan. Hindi ko na ikukwento yung buong detalye. Pero isa din talaga sila sa mga susi sa mga swerteng nangyayari sa buhay namin ngayon. At ang maganda pa dyan, yung positive energy na binibigay nila sa mga pamilya. Malaking tulong yon. Kaya pansin nyo, yung mga naniniwala sa kanila, mas sinuswerte pa at masaya ang pamilya. Yun namang hindi sila pinapansin. Tapos ang tingin pa sa kanila eh, kalaban. Yun yung punong-puno ng negative energy yung bahay. Ang nangyayari pa niyan, umaalis yung mga nakatirang yun at napapalitan ng mga itim. Kaya kayo, ingat-ingat din ha. Ito naman eh, opinyon ko lang sa kwentong ito. Kung may opinyon kayo sa kwento, i-comment nyo lang sa ibaba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.